Magandang umaga mga kabagis. Ito, bibigyan ko lang kayo ng tip kung paano ang latag ng sipperlings pagka ang roofing ninyo ay tile span na tinatawag. Kagaya nito, nakikita nyo na yan. So, ito mga kabagis, ang latag ko ng sipperlings kung tile span ang gagamitin na yero. Ito mga kabagis, ayan, lalapitan natin ng kaunti. Ito. Ang distance ng mga sipperlings na yan, mga kabagis, ay nasa 0.30. 0.30 lang siya. Ayan. 0.30 ang distance ng mga sipperlings na ito. Ito. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, 0.30 lang siya. Ayan. Ito kasi mga kabagis, bubong na ito, isang mataas ito. Kaya kung mapapansin nyo, parang may bintana pa siya dyan. Oh. Ayan. Kasi, pwede itong gawing attic at the same time. Pero ang purpose ko kasi nito, dahil bahay ko ito, isa para malamig ang loob ng kesame. Kaya ako tinaasan ng bubong, linagyan ko ng bintana at mga ventilator, ventilation niya para malamig dito, para kahit na hindi ako mag aircon is okay siya. Yan mga ganyan ang mga distance ng ano yan. Ang distance ng mga sipperlings na yan mga kabagis is 0.30 lang, 30 cm, 1 feet. Yan, kung papansin ninyo, yan siya, yan malalapit siya, yan o. Nasa ibabaw tayo ng kesame mga kabagis. Nasa loob ako ng kesame. Ayun. Ayan. Ayan siya. Ayan o. Ito, pwedeng gawing attic ito. Kaya kung mapapansin ninyo, mataas siya. Nakatayo ako. Pero hindi ko pa abot yung pinaka garder niya. Ayan. Ayan siya. 0.30 lang siya. Ayan. Tile span kasi ang bubong ko nito, mga kabagis. Ang taas ng ano nito ay sana sa 3.75 itong tarik ng bubong ko. Ayan. Against the light kasi kaya medyo nasisilaw, mga kabagis. Ayan siya. Yan, may trusses yan, mga kabagis. Medyo ano lang siya. Kaya itong area na to, pwede itong gawing attic. Nasa ibabaw tayo ng kesame. Yan. Kaya kung mapapansin nyo, may mga ventilation sa yan na mga ano. Yan, nasa ibabaw tayo, ilob tayo ng kesame. Ayan. Yan mga kabagis, yung kaya matarik ito kasi kung tile span ang bubong ninyo na ilalagay ninyo na yero is dapat is medyo matarik ang bubong ninyo. Ano yung islop niya. Medyo malaki ang islop niya. Kung papansin ninyo ito, ayan o, kita nyo, matarik siya. Tignan ang kesame ko. Ayan, matarik. Kasi nga, need niya kasi tile span siya. Hindi siya dapat kagaya nung paglagay ng long span. Kaya matarik ito. Itong mga materials ko dito, mga kabagis, yan, mga sipperlings na yan, isa, ano yan, 2x3 lang ang inilagay ko. Kasi nga, malalapit, so, hindi ko kailangan lagyan ng malalapad na sipperlings. Kasi, 30-30 cm lang ang pagitan. So, nag-reduce ako para hindi naman ganun kalaki ang gastos. Ito, mga kabagis, 2009 ko pag ginawa ito. Yan. Itong ano niya, yero is insulated na siya. Nakadikit yung foam. Kung napapansin niyo yung foam dyan, nakadikit na mismo sa yero yan. Nung unang labas ng yero na may foam dito sa lugar namin. Kaya linagyan ko yan. Para malinis dito sa ilalim. Walang masyadong kita na ano. Ayan siya mga kabagis. Ayan.
Kaya kung maglalagay kayo ng yero, na gagamit kayo ng yero na tile span kung tawagin, ay ganyan dapat ang lagay nyo ng yung sipar links, ang distance, ayan, kung papansinin nyo yan, ayan, oh. Ayan, ganyan lahat yan. So, yun, mga kabagis, sana nakaturong ako ng kaunti sa mga gustong magpakabit ng tile span na yero. Yan, dapat medyo matarik, ayan, matarik yan, mga kabagis, ayan, oh. Nasa ilalim, nasa ibabaw tayo ng kesame, kaya ganyan. Medyo nakakasilaw kasi may bintana ako dito. Ayan, oh. Ayan, dapat ganyan. Kaya malamig ang loob ng kesame ko, mga kabagis. Hindi ka pagpapawisan dito pagka pupunta ka dito. Dahil malamig. Sige, mga kabagis, sana nakatulong ito sa inyo.